So ayun guys, ngayon papakita ko sa inyo kung paano mag-organize at maglinis ng sofa, kung paano itupi yung mga gusot na punda, kung paano ito iayos yung mga punan or pillow na nakapatong sa sofa. Siyempre, kung paano magpunas ng mga lamesa, importante yan, lalo na kapag may bisita ka, alam, malinis para, alam mo yun, iwas sakit na rin, para, alam mo yun, iwas sakit na rin. Mga areas na nilinisin natin is, una is yung sofa. Guys, bago tayo magsimula, papakita ko sa inyo yung mga gamit na mga basic na pwede nyong gamitin habang naglilinis kayo or kung plano nyong maglinis ng inyong mga bahay. Una ang pang spray para bumangon. Ayun, syempre, after mong linisin yung isang lugar, syempre, dapat mabango din, diba? So yun guys, game! So ngayon, napapakita ko sa inyo yung mga gamit na pwede nyong gamitin kapag kayo ay maglilinis. So, una. Alcohol. Pang ano siya, pang yun, sa mga nadumihan na lamesa. Yun. Sa mga dingding, yan. Pwede rin sa mga TV, yan. Sa pinto, sa doorknob. Siyempre, kung may alcohol, dapat meron rin tayong pamunas. Diba? Pangalawa, ang map. Yan, ang map. Siyempre, importante rin na malinis ang sahig. Lalo na kung, bawa, natapunan. Yan. Natapunan ng kung ano. Malagkit, yan. Yan, map. Pwede mong gamitin, map. Tanguli. Ito. Siguro, alam nyo naman siguro kung para saan to, no? Para sa likabok, yan. Sa kalat.
So, yun guys, tapos na tayo ngayon sa unang task. Nag-ayos tayo ng sopa, nagpunas tayo ng lamesa, nilagay natin yung mga tsinelas, yung mga kalat. So, lilipat tayo sa next station, which is dining area namin, kung saan kami kumakain. Let's go! So ngayon guys, dito tayo ngayon sa lamesa namin na syempre, bago magain, dapat siguradong malinis ang mga lamesa. Syempre dito natin lalagay yung mga plato, yung mga baso, placemat, importante yan. Para iwas germs na din. Ang una natin gagawin, kunin natin ang alcohol, yan, spray natin sa ating pamuna. Gilid muna, no? Magilid. Siyempre. Ayan. Guys, punas nyo na lang punas hanggat sa sobrang shiny na siya. So ayan guys, ready na ang aming lamesa. At tara, mag-aayon na tayo. So ngayon guys, ngayon naman maglalagay na tayo ng placemat sa ating lamesa. Pero bago yun, syempre dapat malinis muna. Buwata ng alcohol. Dapat kabila. Basta tayo magpunas ng placemat, ngayon naman, iandaan natin ang mga plato, kutsara, tinidor. Siyempre, baso. Tip dito guys, kapag naghugas kayo, dapat walang naiiwan ng mga dumi sa plato. Ibig sabihin nun, hindi nahugasan ng buti. Ganun din sa baso guys, no? Sa baso naman, ang tip dito is after nyong masabon yung baso, basahin natin ito ng mabuti kasi minsan may naiiwan na sabon sa baso. Baka pag ginamit ulit, baka may masamang sabon pag ininom mo. So yun guys, ready na tayong maghain at nilagay ang mga to sa lamesa. Let's go! So ayan, ready na tayo. Let's go! Kain na tayo. May sweldo pa ako, mag-withdraw muna ako. Siyempre kami pa rin yun eh. Hindi na lang kung saan ang galing. Malapit na ako, sabay na tayo. Papunta na ako, nasan ka na ba? Kung ako sa'yo, sumama ka na. Tara, tara, tara. Sumama ka sa akin. Hawakan ang aking kamay. Tayo ay maglalapay. Patungo sa lugar kung saan tayo lamamay na lang. Tapos na natin. Ahong.
Ganun lang guys, simple lang naman, double check nyo lang yung mga baso, plato, at mga kutsara at tinidor, yan ang ulam namin, lumpia. Tapos, yun, syempre, yung una nyong gagawin, magpunas muna ng lamesa bago ilagay yung placemat. Una placemat, plato, tsara, tinidor, uli yung baso. Pero kayo bahala kung anong pwede nyong unahin. Basta ang unang-una dapat, malinis yung lamesa bago nyo i-set up lahat. So, yan. Check natin isa-isa. Yan, guys. Yan. Yan ang mga plato namin. So, yan. So, ayun guys. Kakatapos na namin kumain. Check natin isa-isa. Medyo makalat. Gutom kasi kami. Ayan, no. Ngayon naman, papakita ko sa inyo kung paano iligpit. Yan. Ugasan, itabi sa kung saan nakalagay. Game. Before and after, ganito dapat ang routine. Pinupunasan yung mga placemat. Okay, muna natin yung tabi. So, yan. Now, let's go. Punta na tayo sa aming hugasan. Hi. So, ayun guys, no? Dito na tayo sa aming hugasan. At, hugasan tayo. Mga baso. Yan. Hingayin natin ng baso. Siguradong nakusikus. Mix natin ang mga kutsara at tinidor. At kutsara naman. Next natin, plato. And guys, ito na. Ito pala, tip pala dito. Bawa may mga ganyan, pero ang ulam o mga buto, tinik ng isda, mga shell. And kuha kayo ng ano, na bato? Plastic o supot. Parang doon yung lalagay. So, yun guys, no? Dito yung tuyuan namin. After namin hinuhugasan yung mga ganito, plato, baso, kutsara, tinidor, dyan. Pinapatuyo muna namin dyan ng konti. Tapos, pupunasan namin ito. Then, after punasan ng mga yan, i-arrange natin yan ngayon dito. Pero mamaya na, pupunasan muna natin yung lamesa. Yan. So yun guys, no? After natin maghugas at pinatuyo muna natin ang ating mga kagamitan doon para pupunasan natin at lalagay natin sa tamang lagayan. So ngayon naman, yan, first step is, yan, ayusin natin yung mga upuan muna para punas na lang. So after nyong, yung mga upuan ayusin, check nyo kung may mga kanin bang natira or nalaglag. Importante rin yan kasi yun nga, malinis ka nga sa mga ano mo, sa mga plato-plato mo, makutsa-kutsara. Tapos sa upuan naman, may mga kalat pala, di ba? Yan, check natin. Tapos ko lang magpunas. Yan. Yan. Okay na. Yan. Okay na. Sa aming lamesa. Ngayon naman, punasan na natin ang pinatuyo nating mga kutsara, tinidor, baso, at plato. Let's go!
So yun guys, ngayon naman kukuha na tayo ng pamunas sa mga plato, kutsara, tinidor, baso. Yan. Tip lang guys, dapat magkaiba kayo ng mga panyo or pamunas. Rekta na tayo sa aming hugasan ulit para magpunas at ilagay sa tamang lagayan. Let's go! So ayan guys, at dito na tayo ulit sa aming hugasan. Ayan. Ito yung mga kaninang pinatuyo natin. Ayan, ayan, ayan. Mga baso, mga plato. Hinayin natin ang baso. Sa baso naman, ganun lang din. Paloob lang din. Same scenario yung kanina sa paghugas. Unahin natin lagi yung loob bago ilabas. Next is plato. Gawin natin yun dyan. Tandaan, baka mabasag. So yun guys, yun lang naman yung content ng video na to. Sana marami kayong natutunan. Sana may apply nyo yung mga tips na nasabi ko. And yun, konting ingat na lang rin kasi kaka-check ko lang ng phone ko. Thousands na pala yung cases ng COVID-19 dito sa atin sa Philippines. So yun, good thing na rin na gumawa ko ng gantong klaseng video. And ayun, malaking tulong. So yun lang naman guys ang content na tong video na to. And yun, salamat ulit. Bye bye.